Ang International League ay hindi ko tinitiyak kung fan-made ba o karugtong ng Winter Tournament. Nabasa ko lang to sa isang site na ginawa ng isang community ng slam dunk na nakabase sa bansa na kung saan ito nag-originate. At gaya nga ng sinabi ko, nabasa ko lang to sa isang site at hindi naka-manga version. Kaya naman walang mga animated pictures na naka-indicate. By the way mga idol, pasok ko lang muna intro ko. Come on, come on. Don't gotta work, I be living like a boss do. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss too. If it don't make dollars, don't make sense. Yo mga idol, nga pala, baka malito kayo kung bakit merong nakahalong ibang anime dyan. Diba gaya ng sinabi ko, hindi naka-manga version ang kwentong ito. Kaya walang mga anime pictures na naka-indicate. Ngunit merong mga character description naman na nakalaad sa site, naggaya ng nasa screen. Kaya naman nag-adapt na lang ako ng ibang mga anime pictures na malapit sa character description ng bawat character sa kwento ng International League. Ngunit ang skills, mindset, ang laro ng bawat isa ay nakabase pa rin sa kwento ng International League. Yan malinaw na mga idol. The International League, Chapter 350. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito'y isang tres nga ang pinakawalan nitong Sanmichi Sakuragi upang kunang unang puntos ng kupunan ng Shohoku. Kaya dito ay ano, merong tira para sa labas itong may pulang buhok. Hindi ko yun inaasahan ah. Ang sabi-sabi ay panloob lang to ah. Wika nga nitong si Renkiyoshi. At dito ay oh, tama ka Kiyoshi, hindi ko inaasahan na may tira rin para sa labas itong may pulang buhok na to. Di bang sinabi sa atin, malakas lang siya sa loob, may konting perimeter lang, ngunit hindi sinabi sa atin na merong tira sa labas. Nakakagulat ah! Wika nitong si Harley Haro. Samantalang dito ay mahusay ang Michi Sakuragi. Nakuha mo ang unang puntos at dahil dyan lamang na lamang sila ng tatlo. Mahusay Sakuragi! Wika nitong si Ayo dito ay balik na kayo sa depensa. Unang puntos, maganda't nakuha natin agad. Ang kailangan natin gawin dito ay kailangan kunin ang kalamangan, tablang score at talunin sila. Wika nga nitong si Coach Ansay. At dito'y hawak-hawak na nga nitong si Haro ang bola. At dito'y Haro, ang ganda naman ng buhok mo, Violet. Tapos may yellow hair pa kayo. Tapos may green hair pa kayo. Aba, kwalitaks ah, tapos may kalbo pa kayo. Parang mga tambay lang ah. Wika nang nang aasar natin si Miyagi dito'y hindi mo ko makukuha sasar, bugwet. Wika nitong si Harang biglang bump nga ulit. At sa kanyang pagbump nga ay nagkaroon nga ng space. Ang ganda ng separation nitong si Haro. Hindi siya nagpapadala sa ginagawang kaki play nitong si Miyagi. Nasa concentration tong batang to. Wika nitong si Mr. Smith. At dito'y tira nga ng isang teardrops. At dito'y pasok nga ang kanyang pinakawalang tira para muling itaas ang kalamangan sa 5 sa score na 3-8 pabor sa Yumamoto High. Nice one! Yan ang inaasahan natin kay Harley Haro. Ang isang pagdodomina at syempre ang kanyang pamosong separation. Talagang nakakahanga kasigurado ang bawat bitaw. Pagpatuloy mo lang yung napagandang performance mo Haro. Sigawan ng mga tagahanga nila. Samantalang dito ay magaling, magaling itong point guard nila. Itong si Haro, kitang-kita mo ba yun kantor? Ang separation niya at bump ay talagang nakakahanga. Nagkakaroon ng magandang space at ang kanyang teardrops, ang kanyang posture ay talagang solido at tila ba hindi magmiminti sa kanyang paboritong galaw na teardrops. Nakakahanga no? Wika ng coach nila. At dito'y tumugon nga itong si Kantor. Tama coach,
itong si Harley Haro ay talagang mahusay. Nasubaybayan ko rin niyang unang laban nila. Siya ang isa sa mga nagpatay sa kalaban nila. Ngunit asahan mo na pag ako nagbantay niyan, hindi uubra ang kanyang physical game. For sure yan. Wika nga nitong si Kantor samantalang sa kabilang panig. Tim! Kailangan nating bumawi! Sa akin muna ang bola! Tignan natin kung saan ang angas nila! Wika nitong si Ryota Miyagi ng biglang atake nga sa depensa ng kupunan ng Yumamoto dito ay isang double team nga ang naganap. Hindi ka namin papalagpasin. Hindi. Wika nitong si Haro at itong si Kiyoshi nga ay hindi ka makakalusot dito, Bugwet. Wika nga ng dalawa dito ay Miyagi, kailangan mong ipasa ang bola. Alanganin na ang sitwasyon mo. Ipasa mo na, dali na. Wika nga ng mga tagahangat kaibigan nila at dito nga ay dali-dali ang pinasa ng bola dito kay Sakuragi. Itong Sakuragi ay dali-dali ang nagbump, ngunit huli ka, hindi yan uubra, may pulang buhok. Ha! Gunggong! Wika nitong kaki player na si Akira at dito talagang nakuha nga niya ang bola. Ang ganda ng ginawang check itong si Akira. Talagang isa sa asset niya ay mali. Ang pinaka-asset pala niya ay ang kanyang timing. Sumusunod na lamang dun yung napakahaba niyang galamay. Napahusay Akira! Wika nga nitong si Coach Goro at dito'y talagang tumatakbo na nga itong si Kaito para sa isang pass break at dito'y highlights! 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 Pakitaan nyo kami ng highlights! Sigawan nga ng mga tagahangan lahat dito'y talagang yan pala nga hanap nyo ah! Sige! Pagbibigyan ko kayo! Michael Akira! On duty mga sir! Wika nga nitong si Akira at dito'y pinasa kanya ang ball at dito'y slam dunk nga gamit ang kanyang dalawang kamay at guess what? Reverse slam dunk nga ang kanyang ginawa. Kaya dito'y napatulala at nagulat nga ang mga tao sa ginawa nitong si Akira. Grabe naman tong number 20 na to! Sobrang solid ang kanyang ginawang slam dunk. Nakakahanga. Itong may pulang buhok ay tila ba nagmimistulang bata sa duelong ito. Napakahusay nitong number 20. Sobrang haba ng galamay. Wika ng mga tao at dito'y syempre gaya ng inaasahan. O ano, may pulang buhok? Kita nyo ba yun? Yun ang Akira slam dunk at tila ba nagulat kayo ah? Reverse slam dunk gamit ang aking dalawang galamay. Aba, sobrang basic naman yan, dude. Wika nga nitong si Akira. Naku, makaki player na naman ah. Tumahimik ka nga. Kahit ano pang ganda yung ginagawa mo at kahit pa nasa'yo na ang pinakamagandang galaw, hindi pa rin magbabago yung pangit mong mukha, gunggong. Wika nitong Sanamichi sa Kuragi dito'y anong sabi mo? Pangit ako? Doon sa amin, ako na ang pinakamagandang lalaki, kaya huwag mong sabihin yan. Ikaw ang pangit, may pulang buhok. Wika nga nitong si Akira dito'y warning sa inyong dalawa. Hindi maganda na yung sinasabi nyo. Laro ang pinunta nyo dito at hindi asaran. Warning kayong dalawa. Isa pa, at matetechnical na kayong dalawa. Wika ng referee, kaya naman dito nga ay nagtawanan nga ang mga tao. Tignan mo, nag-aasara ng dalawa. Mistulang mga bata. Ngunit sa laro ay halimaw. Ngunit dito ay talagang matetechnical kayo pag pinagpatuloy na yan. Hindi asara ng larong basketball. Pisikalan at pagalingan at labasan ng talento ito. Mga uhang na bata, sigawan nga ng mga tao at dito'y Sakuragi, huwag na huwag kang magpapahuli dyan ah. Ito ang isa sa pinakamahirap mong laban, kaya pag-usayan mo, tandaan mo, marami pang mas malalakas na kakarapin mo dyan, kaya kung dito pa lang matatalo ka, aba useless ang lahat ng ensayo mo. Wika nitong si Coach Ansi at dito'y biglang tumalim ang mga mata ni Sakuragi sa binagwikang
ikaw number 20, Akira. Ikaw ang tatargetin ko sa laban na to at tatanggalin ko yung pagiging mayabang mo sa amin ang larong to. Wika nitong Sakuragi. Ano kayang kakalabasan ng laban ng ito? Ang lahat ng yan ay bangan natin susunod na bahagi.